10 reasons why I chose to watch vlogs. Kasi ang dami nang nagsisilabasan dyan na bakit daw ayaw na nilang manood ng vlog. Pero ako, manonood pa rin ako ng vlogs. So, ito yung 10 reasons kaya magsisimula na tayo. Number 1 is learning. For me, marami pa rin akong matututunan kapag nanonood ako ng mga vlogs. Kasi ngayon, mas marami na kasi yung nagbablog as compared before. And mapapansin mo, ang dami ng mga genre. So, ito yung vlogger na mahilig magkwento tungkol sa kababalaghan. Ito yung vlogger na about sa travel. Bale, nagiging travel vlogger siya. So, marami ka talagang matututunan. Tapos yung iba nagluluto, yung mga ganon. So, yes. Learning is beneficial. Ang pangalawa is nakaka-relate talaga ako sa mga ibang vlogs, especially kapag same kami ng situation. For example, I'm an LGBT. So, kapag yung vlogger is LGBT rin, marami akong parang nakaka-relate na mga experiences niya, especially tungkol sa love, marriage, or yung mga parang kabiguan sa pag-ibig. Ayan. And then, syempre, aligned din sa mga nursing course ko, kasi nurse ako, yung mga medical terms, nakaka-relate din ako. That's why I watch vlogs. Ang pangatlo naman is, syempre, I still have the choice to be happy. Kung choice mo maging sad, choice mo yan. Kung choice mong ayaw manood ng vlog, syempre, that is your own prerogative. Pero para sa akin, I choose to be happy. O, diba? Mas maganda kasi kapag pinipili mo yung sarili mo na maging masaya. Dahil lesser toxicity, lesser problems, tapos lesser yung risk na magkakaroon ka ng conflict with other people. Kaya naman, alam mo yun, speaking of my age, ayoko na talaga ng drama sa buhay. So, instead na magpapaano ka sa mga negativity, why not choose to be happy? So, I still watch vlogs. Ang pang four naman is, syempre, para ma-inform ka sa mga latest trends. And syempre, bilang isang vlogger, bilang isang ordinary citizen, kailangan natin ng mga news, yung mga current events, yung mga breaking news, kung ano man yung nangyayari sa surroundings natin. Kasi may mga vloggers na nag-a-update kung ano yung nangyayari sa atin dito, sa paligid natin. Meron yung mga vloggers na may background sila sa reporting, alam mo yon. So, marami ka talagang matututunan regarding sa latest events. And, syempre, beneficial yon para sa sarili mo, sa mga kaalaman mo, kung ano yung dapat mong gawin and hindi mo dapat gawin. Ang number 4 naman is, ito yung may iwasan ang kalungkutan. Yung kasi nagsasabi na ayaw na nilang manood ng vlogs, ito yung mga may mga accomplishments na sa buhay. Pero if you're going to compare sa mga ibang viewers din, marami din yung nasa ibang abroad na nag-iisa lang sila. Yung as in, homesick na sila. So, one of the outlets para maiwasan nila yung kalungkutan is nanonood sa vlogs. So, kahit papaano, napapasaya sila. Yung mga taong nasa hospital or may mga karamdaman, syempre, down na down ka. So, kapag nanonood ka ng vlogs, na-uplift yung spirit mo. Tapos, marami din tao dito sa buong Pilipinas na, alam mo yun, hinahanap-hanap talaga yung happiness sa buhay nila. So, yes. Ito yung isa din sa reason why I watch vlogs. Ang number 6, ito yung guide sa mga directions. Especially if you're looking for a place to stay, beneficial din itong mga vlogs. It's because yung mga travel vloggers provides yung talagang experience nila kung okay ba itong place na to or hindi. May kita mo kung paano pumunta doon, yung directions sa place, yung sa kalsada kung saan ka nga ba pupunta, ano nga ba yung landmark, ano nga ba yung rating nila sa restaurant, sa hotel, sa food, yung mga ganon. So, napaka-beneficial din talaga ang panonood ng vlogs. Kaya, mahilig din ako manood sa mga travel vloggers. Tapos, etong number 7. Ito yung security online. So, ngayong nasa digital stage na tayo, ang dami kasing naloloko.
especially sa mga scam. Scam sa Facebook, scam sa GCash, scam sa mga online banking nyo. Kaya para sa akin, dapat na updated tayo sa mga ganitong issues regarding sa security risk para maiwasan mo yung scam. Paano mo maiiwasan yung mga nag-send sa'yo ng link? Yung mga phishing email, phishing text, phishing sa messenger nyo na alam nyo ba na ang daming naloloko dahil sa pag-click ng link. Tapos kapag nawala sila ng pera, parang sa subconsciously na parang wala silang maalala na may naklik silang link. Tapos yung iba, meron talaga kapag ititrace yung transaction history or yung mga activity ng users online. So, importante talaga na manood ka ng vlogs about mga ganitong bagay. And number 8 naman, ito yung tutorials. Sa akin kasi, if ever man na nag-i-install ako ng modem, yung mga gadgets, paano ko to gagawin? Nanonood pa rin ako ng vlogs, especially yung mga gadget vloggers. Paano nila in-install itong software, hardware. So, magkakaroon ka ng idea. Parang pinipili ko yung talagang step by step para sinusundan ko yung mga tutorials nila. Kaya, beneficial talaga manood ng vlogs. And if ever man na gusto mong i-impress or gayumahin ang inyong asawa or crush, ayan yung mga recipes na pwede mong gawin para mapaakit mo siya and mag-love making kayo after. Char lang yun ah. Pero, yun yung isang benefits din. O, diba? Kaya, essential ang vlogging pa rin. Okay, so ang number 9 is, syempre, hindi ako nega. Alam mo yun, kapag may mga napapanood ako na, ayoko nang manood ng vlog. Or napapanood ako na, ayoko nang mag-vlog. May mga ganon. Syempre, parang you are, for me ah, you can, feel ko mababash ako sa sasabihin ko dito. You are spreading negative vibes eh, kapag ganon yung sinasabi mo. Pag ako kasi, iniiwasan ko yung conflicts tapos kapag magkakaroon ka ng idea na ganito, nega, ayun. Alam mo yun, merong makikipag-debate sa'yo na bakit sabi niya ayaw daw niya kasi ganito, ganito. Kasi parang na-demotivate sila. Para sa akin, I always go with the flow na kung saan ako magiging masaya. So, hindi ako talaga nega na tao. So, diba? I still watch vlog whether you like it or not. And, syempre, ang pang number 10, ito yung tungkol sa mga policies. So, I always update myself regarding sa mga new laws or new policy online. And bilang as a vlogger myself, kailangan ko talagang i-update kung ano yung baka may bago sa mga restrictions na hindi ko alam na baka ma-risk yung mga videos ko na ma-take down. So, kailangan ko din na i-update kasi para naman maiwasan ko na mag-violate ng laws, yung mga ganon. So, importante talaga na maging knowledgeable ka sa mga patakaran online and syempre yung mga patakaran natin sa surroundings natin. Okay, so my final say about this particular vlog is it's your choice kung manonood ko pa rin ba ng vlog or hindi. Pero, para sa akin, I choose to watch vlogs kasi mas marami akong nakukuha na mga learning stuff, nakaka-relate ako, ang daming beneficial para sa akin. And yes, I always choose positivity kasi para sa akin, ayoko magkaroon ng negative vibes, yung mga ganon. So, kapag nega ka talaga, alam mo yon, marami kang insecurities. ganon. So, yes, always choose positivity and especially ngayong New Year, we should all start fresh, yung walang iniisip and dapat maging open tayo sa lahat ng possibilities. O, diba? So, I hope mga kaibigan, kaistorya, may natutunan kayo dito sa video na ito and I hope na nakarelate din kayo. So, that's it guys. Always remember to stay safe and be always happy like me. Ayan, so, Merry Christmas, Happy New Year, and always stay safe. Okay, bye-bye!